Magandang araw sa iyo kaibigan at salamat sa muli mong pagbisita dito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan kitang i-click muna ang subscribe at bell notification para updated kang lagi sa aking mga next post. Sa mga nakarang video ay natalakay natin ang pagkikipaglaban ng bansang Israel sa ibang bansa gaya ng Ehipto, Syria at Jordan at ang mga kasama nitong Arab countries. Ngayon naman ay ating talakayan ang kwento kung paano pinasabog ng Israel ang sikretong power plant ng Syria. Ang kwentong ito ay di kaanong pumatok sa maraming tao dahil ito ay naganap nang hindi na ipapalabas sa media. Nito lamang mga nakaraang taon, saka ito nalaman ng publiko at ngayon nga ay isishare ko naman sa inyo. Ang Israel ay mayroong special na sektor na tinatawag nilang Mossad. Ito ay katulad ng Aman na ang layunin ay mangalap ng mga impormasyon tungkol sa hakbang ng kanilang mga kalaban. Ngunit mas malawak ang sakop ng Mossad kumpara sa Aman dahil ito ay hindi lamang limitado sa loob ng bansang Israel kundi ay saklaw nito ang buong mundo. Responsable ito para sa intelligence collection, covert operation, mapa sa loob at labas ng bansang Israel at ang pagkontra ng terorismo mula sa iba't ibang bansa na kalaban ng Israel. Ang pondo nito ay mahigit 2 bilyong dolyar at hindi ito napapasailalim ng constitutional laws ng bansang Israel. Kumbaga ay pwedeng gawin ng sektor na ito maging anuman ang gusto nila basta't ito ay may kaugnayan sa kanilang nilalayon. Noong 2001 ay naging mainit sa mata ng Israel ang bagong leader ng Syria na si President Bashar al-Assad. Nagkaroon kasi ng ugnayan o relasyon ang Syria at ang North Korea. Sa pagbisita ng North Korea representative sa Syria ay nagkaroon ng duda ang Israel na ang pinag-uusapan ng dalawang bansa ay tungkol sa mga kagamitang pandigma at isa na nga dito ay ang paggawa ng nuclear power plant para magamit sa pagpaparami ng nuclear weapon. Taong 2004 ay sumabog ang isang trend sa North Korea at may mga taong namatay. Kasama ring nawasak ang isang bayan na maaaring tirhan ng aabot sa 10,000 tao. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng matinding pagyanig na umabot sa 3.6 intensity. Katulad nito ay isang mahinang lindol. Sinabi ng North Korea na ang laman ng trend daw ay petroleum at bago pa matukoy kung ano ang sanhi ng pagsabog nito ay pinagbawal na ng North Korea ang pagpapalabas ng balita tungkol dito. Maging ang paggamit ng cellphone ay ipinagbawal din sa loob ng 5 taon. Sa aksidenteng naganap sa North Korea ay nagpunta ang Syrian representative sa North Korea. Ang sinabi nila sa media ay para maghatid ng mga kakailanganing pangmedikal para sa mga biktima ng pagsabog. Ngunit para sa Israel ay di nila ito palalampasin dahil para sa kanila ay something smells fishy. Hindi kasi normal ang pagbisita ng mga bansang Arab sa mga bansang nasa silangan katulad na lang ng Pilipinas. Gamit ang kanilang intelligence unit ay nalaman nila na ang dahilan ng pagpunta ng Syria sa North Korea ay para kunin ang ilang bangkay ng mga namatay sa pagsabog. Nalaman nila na ang mga bangkay na ito ay hindi mga Koreano, kundi ay mga scientist mula sa Syrian Scientific Research Center. Dito ay mas lalong napatibay ang kanilang pagdududa na may kung anong aktibidad ang Syria sa North Korea na pwedeng makapagdulot sa Israel ng problema sa hinaharap. Dahil din dito ay naisip ng leader ng Mossad na gawing priority ang misyon para malaman kung anong binabalak ng Syria. Taong 2006, isa umunong top Syrian officer ang nagpunta sa London para sa isang meeting. Ang opisyal daw na ito ang pinuno ng Atomic Energy Commission of Syria. Sa kanyang pagpunta sa London ay gumamit siya ng isang cover identity o false name para hindi siya makilala. Ngunit ang hakbang ng Syria na ito ay hindi lihim sa intelligence unit ng Israel, ang Mossad. Nang malaman nilang nakaschedule na pagpunta ng Syrian officer sa London ay agad silang nagdispatch ng kanilang mga spy o mga special agent. Nahati ito sa 3 grupo. Ang isa ay nagpunta sa paliparan ng eroplano para siguruhin ang pagdating ng Syrian officer. Ang pangalawa ay nagpunta sa hotel kung saan nakabook ang Syrian officer para mabantayan ang kilos nito. At ang 3rd grupo naman ay naatasang alamin at bantayan kung sino-sino ang magiging kasama at mga bisita ng Syrian officer. Ang ilan sa mga special agents na ito ay highly trained assassins. Sila ay mula sa Kidon Division. Ang iba naman ay naka-specialize sa pagpasok sa mga bahay, mga apartment o hotel rooms, mga establishmento at marunong din sila sa pagtatanim ng mga virus o tracking devices sa mga laptop at iba pang mga gadgets para magamit pang espiya. Sila naman ay mula sa Neviot Division. Sa unang araw ng pagpunta ng Syrian officer sa London ay nagpunta siya sa Syrian embassy at saka namasyal sa mga shopping centers. Hindi niya alam na siya pala ay minamanmanan ng Israeli intelligence unit. Kinagabihan ng araw ding yun ay nagpunta ang Syrian officer sa bar ng hotel na kanyang tinutuluyan. Sinamantala ito ng Israel Intelligence Unit. Nagpadala sila ng isang magandang babaeng agent para makipag-flirt sa Syrian officer.
Ang trabaho ng babaeng ito ay gawing busy ang Assyrian officer habang ginagawa naman ng iba pang agents ang kanilang mga trabaho. Sa oras na ito ay nagpunta ang ibang agents mula sa Neviot Division sa kwarto ng hotel na tinutuluyan ng Assyrian officer at pinasok nila ito. Swerte naman nila dahil nakita nilang naiwan ang laptop ng Assyrian officer nang walang bantay. Agad nila itong binuksan at nalantad sa kanila ang mga sensitive files tungkol sa plano ng Syria. Kinopya nila ito at ilang sandali lamang ay naipadala nila ito agad sa base ng Mossad na nasa Israel. Nilagyan din nila ng hacking device ang laptop para madali nilang malaman ang mga susunod na hakbang ng Syrian officer. Nang matapos ng mga agents ang pagkopya ng mga files mula sa laptop ng Syrian officer ay mabilis nilang nilisan ang kwarto. Ipinalam nila ito sa babaeng agent na nakikipag-flirt sa Syrian officer at nagpaalam na rin ito sa walang kamalay-malay na Syrian officer. Samantala, sa Mossad headquarters sa Tel Aviv ay busy naman ang mga ito sa pag-aaral kung ano ang mga nilalaman ng mga files at blueprints na naipadala sa kanila. Isa sa mga folder na ito ay nakita nila ang maraming larawan na kuha ng isang luma at malaking infrastruktura. Ang makikita sa larawan ay para itong production building ng kung anong kagamitan. May mga nakita silang malalaking kagamitan pang industriya. Noong una ay hindi nila matukoy kung ano ito, ngunit para sa leader ng Mossad ay parang nakita na niya ito dati sa mga intelligence report na ipinakita sa kanya ng Amerika. Hindi nagtagal ay kanyang napagtanto na ito ay eksaktong replika ng nuclear weapon facility sa Yongbyon sa North Korea. Nakita rin nila ang mga litrato ng mga nuclear weapon experts ng Syria at North Korea na magkasama. Nagulat sila sa kanilang nadiskubre dahil ang Syria ay kasalukuyang gumagawa ng nuclear weapon facility sa tulong na rin ng North Korea. Para sa Israel ay hindi nila ito mapapayagan dahil malaki itong banta para sa kanila. Lalo na nga at sa mga nakaraan ay nakalaban na rin nila ang Syria ng maraming beses. Siguradong kapag nagkaroon ng nuclear weapon ang Syria ay hindi malayong gagamitin nila ito sa Israel. Walang sinayang na oras ang Mossad dahil ang sumunod nilang ginawa ay alamin kung nasaan ang lokasyon ng nuclear weapon facility na ito. Gamit ang Israeli satellite ay kanilang hinanap sa mapa ng Syria kung saan ang posibleng lokasyon ng nuclear facility na ito. Malawak ang fasilidad na kanilang hinahanap kaya madali lang nila itong makikita gamit ang satellite. Sa kanilang paghahanap ay natuon ang atensyon nila sa Al-Kibar, isang liblib na lugar sa Syria kung saan malayo sa Damascus na kapital ng Syria at malapit sa border ng Iraq. Nakita nila dito ang perpektong kapareho ng infrastruktura na nakalagay sa larawan na kanilang nakita sa file ng Syrian officer. Nadiskubre din nila na biglang dumami ang pagdaloy ng komunikasyon dito patungo sa North Korea. Dito nila nalaman na nagpunta ang taga North Korea sa Syria para tumulong sa paggawa ng nuclear weapon facility. Agad na nagpunta ang Mossad director na si Mer Dagan kay Israel Prime Minister na si Ehud Olmert para i-report ang kanilang nalaman. Agad na nagdesisyon ang Prime Minister na dapat mawala ang nuclear facility ng Syria. Naisip nilang maaari itong bombahin ng Israel gamit ang Israel Air Force ngunit mayroon silang naging problema. Kung fully operational na ang nuclear reactor ng facility ay pwede itong magdulot ng masamang epekto sa kalikasan pero kung hindi pa ay pwede nila itong bombahin. Dahil dito ay nangailangan ng Israel na magpadala ng kanilang special forces malapit sa nuclear facility ng Syria para alamin kung fully functional na ba ito o hindi pa. Para sa Israel ay mayroon silang elite of all elite na special force. Ito ang kanilang Sayeret Matkal. Ang Sayeret Matkal ay maitutumbas sa SAS ng British at Delta Force o Navy SEALs ng US. Silang mga sundalo na pinapadala sa mga misyong hindi kaya ng mga regular na combat unit. Expertise nila ang pagpunta sa mga misyon na behind enemy lines. Para masiguro ng Israel kung pwede na ba nilang bombahin ang nuclear facility ng Syria ay kailangan nilang makakuha ng mga sample ng lupa at tubig na malapit sa fasilidad. Pag-aaralan nila ang content ng sample ng lupa at tubig na ito kung sakaling mataas ang nuclear content nito. Gamit ang mga helicopters na di ganong maingay ay nagpunta ang Sayeret Matkal malapit sa fasilidad ng Syria. Pinalipad nila sa mahabang himpapawid ang helicopter para di sila madaling ma-detect ng Syria. Gabi rin nang gawin nila ang kanilang misyon para hindi sila madaling makita. Ang misyon nila ay silipin ang fasilidad at kumuha ng sample ng lupa at tubig malapit dito. Mula sa helicopter ay bumaba ang mga sundalong ito mga 1 milya ang layo mula sa nuclear facility. Alam ng mga komandong ito na suicide mission ang kanilang pupuntahan, hindi sila pwedeng mahuli ng taga-Syria dahil kung magkagayon ay walang darating na tulong para sa kanila. Isa pa ay maaaring magkaroon ng muling giyera ang Israel at Syria kung papalpak sila dito.
Hindi nga nagtagal ay nakalapit ang mga komando sa nuclear facility at sila ay panandali ang nagmanman at saka kumuha ng sample ng tubig at lupa. Nang sila ay paalis na, muntik na silang mahuli ng hukbo ng mga patrol ng sundalong Syria. Mabuti na lang at mabilis silang nakapagtago. Pumunta sila sa kanilang extraction point at sumakay ng helicopter pabalik ng Israel. Tagumpay ang kanilang misyon. Agad na pinag-aralan ng Israel ang sample ng lupa at tubig na nakuha ng mga komando. Sa pag-aral ng nuclear content ng sample na ito ay kanilang masasabi na ang nuclear weapon facility ng Syria ay hindi pa fully operational. Magandang balita ito para sa Israel dahil maaari na nilang bombahin ang nuclear facility ng Syria at kahit mapasabog man nila ito ay kampante sila na wala itong masamang maidudulot sa kalikasan. Nagutos ang Prime Minister ng Israel na atakihin at bombahin ang nuclear site ng Syria at ito ay tinawag na Operation Orchard. Ang misyong ito ay gagampanan naman ng mga elite Israel Air Force, particularly ang Squadron 69 na kilala rin sa tawag na Hammer Squadron. Sinasabing ang pag-atake ng Israel Air Force sa Syrian nuclear facility ay inabot lamang ng 1 oras at 40 minuto at 30 segundo. Kahit magagaling ang piloto ng Israel ay hindi pa rin madali para sa kanila ang misyong ito dahil sa advance na ring kagamitan ng Syria panlaban sa mga fighter planes. Isa pa ay sadyang pinapalakas ng Syria ang kanilang air defense system. Ang eroplanong gamit naman ng Israel ay ang US F-15 at F-16. Ang mga fighter planes na ito ay may naka-install na mga flares at mga electronic devices para malinlang ang mga air defense system ng kanilang kalaban. Hindi pa sana naka-schedule lang pag-atake ng Israel sa Syrian nuclear site, ngunit nalaman nilang dumating na ang pinaka-final na kagamitan mula sa North Korea para maging operational na ang nuclear weapon facility ng Syria. Kaya agad na nagdesisyon ng Israel leaders na atakihin ang Syrian nuclear site. Noong September 6, 2007, alas 12 ng gabi ay nagpalipad ang Israel ng 2 batch ng fighter planes patungo sa Syria. Dumaan sila sa Mediterranean Sea at umikot sa border ng Turkey at Syria. Ginawa nila ito para hindi sila ma-detect ng Syrian air defense system. Noong una ay hindi alam ng mga piloto kung ano ang kanilang pasasabugin noong nasa impapawid na lang sila sa kasinabi ng kanilang commander ang kanilang misyon. Sinabihan silang maaari silang mamatay dito, ngunit kahit ganun paman ay ipinagpatuloy pa rin ng Hammer Squadron ang kanilang misyon. Sa kanilang paglapit sa target ay ginamitan ng Israel ang Syrian Air Defense System ng Technic para hindi nito ma-detect ang mga eroplano ng Israel. Sinasabi pa umanong ang mga code na ginamit ng Israel para lituhin ang Syrian Air Defense System ay binili nila sa Soviet Union o Russia na allied ng Syria. Dumating sa punto na tinatantya ng Israel Air Force ang kanilang target nang biglang magpaulan ng missile ang mga surface-to-air missile ng Syria. Ngunit kahit ganun pa man ay matagumpay na pinasabog ng Israel ang nuclear weapon facility ng Syria. Walang nasira o sumabog sa mga 7 eroplano na pinadala ng Israel sa misyong ito. Lahat sila ay matiwasay na nakabalik. Ang pagtatagumpay ng misyong ito ay hindi lingid sa kaalaman ng Amerika. In fact, ang mga hakbang ng Israel mula pa noong una ay alam na ng Estados Unidos at kaagapay sila ng Israel. Kahit nang matapos ng masira ng Israel ang nuclear facility ng Syria ay naging palaisipan sa kanila kung paano na itago ng Syria ang ganito kalaking proyekto. Sa kanilang pananaliksik ay nalaman nila na nagkaroon ang Syria ng malawak na network ng mga tao na hindi gumagamit o umiiwas sa paggamit ng communication equipment kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang nuclear project. Ang ginamit nila sa pagpapadala ng mga mensahe ay sa pamamagitan ng sulat na nakasil ng top secret at ito ang manual na ipinapasa sa patutunguhan nito. Nalaman din nilang ang may pakana ng sistemang ito ay isang nagngangalang Muhammad Suleiman, isang Syrian officer na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Syria at malapit sa leader ng Syria. Kilala siya ng Israel na malaki ang galit nito sa Israel. Sa mas malalim nilang pananaliksik ay nalaman nilang balak na ipagpatuloy ng Syria ang pagpapatayo ng nuclear facility at ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Suleiman. Alam ng Israel na sa loob lamang ng 5 taon ay pwedeng maipatayo ang nuclear plant. Ayaw nila itong maging sakit ng kanilang ulo kaya nagdesisyon ng Israel na pumunta sa ulo ng ahas. Binalak nilang patayin si Suleiman ngunit hindi ito madali lalo na at palaging may bantay ang kanilang target at palaging sikreto ang pagkilos nito. Ngunit noong 2008 ay nalaman ng Mossad na balak magbakasyon ng kanilang target sa Tartus na katabi ng dagat Mediteraneo. Ito ang pagkakataon na hinihintay ng Israel. Pinag-aralan ng Israel ang villa na tirahan ni Suleiman at nakita nilang ang pinakamagandang posisyon para tirahin ang target ay sa pamamagitan ng pagpunta sa dagat at pag-snipe dito. Ang Israel ay may tinatawag na kidon.
Ito ang special unit ng Israel na naka-specialize sa assassination ng kahit sinong target sa labas at loob ng bansang Israel. Sila ay sanay sa pagpasok at paglabas ng iba't ibang bansa nang walang kahirap-hirap. Mula sa lagat ay nagpunta ang dalawang assassin ng Israel at naghanap ng magandang posisyon para tirahin ang target. Nakita nilang maraming bisita ang target at kasalukuyan silang kumakain at umiinom. Nang makahanap ng magandang timing ang dalawang assassin ay kanilang binaril ang target kahit na maraming tao ang nakapaligid. May tama sa ulo at leg na bumagsak si Suleiman. Ang kamatayan ni Suleiman ay nagbigay ng konting katahimikan sa isip ng mga Israel leaders. At least, napigilan nila ang paglakas ng bansa na maaaring sumira sa kanila sa hinaharap. Gaya ng pagpapasabog sa nuclear reactor ng Syria ay itinangkirin nila na sila ang dahilan ng pagkamatay ni Suleiman. Alam ng Israel na bawal ang pagpatay ng kanilang kalaban lalo na sa labas ng kanilang bansa, kaya hindi sila naglalabas ng komentaryo sa publiko na sila ang may kagagawan nito. Maging sa panig ng Syria ay ayaw nila itong malaman ng karamihan, kaya maging sila ay tahimik lang sa nangyari. Ito ang dahilan kung kaya't marami sa mga tao ang hindi nakakaalam ng pangyayaring ito. Ito ang kwento ng Operation Orchard.